Good morning, kabayan! Kabayan, dito nga sa EDSA Southbound sa Krame ay hindi nadaanan pansamantala yung isang lane matapos sumalpok ang isang van sa isang concrete barrier dito sa kabaan ng EDSA at bumangga rin yung kasunod niyang taxi. Kwento ng taxi driver ni si Doroteo Duran, pag-ahon nila mula sa underpass galing Cubao, nagulat siya nang biglang bumangga ang kasabayan na van sa concrete barrier. Sa bilis ng pangyayari, hindi na siya nakapreno kaya bumangga siya sa may likuran ng van. Ayon naman sa driver ng van, nakaidlip siya habang nagmamaneho. Kahahatid lang daw na kasi sa kanyang mga pasahero at sa haba ng oras ng kanyang binyahe, hindi niya namalaya na siya pala'y nakatulog. Sa lakas ng pagkakasalpok, wasak ang kaliwang bahagi ng van at ang harapan ng taxi. Agad naman rumesponde ang traffic enforcers at mga barangay tanod. Dinala na sa ospital ang isa sa dalawang pasahero ng taxi dahil nahilo ito sa pagkakabangga. Namamaga naman ang kaliwang paa ng taxi driver at naisalbaan niya siya ng airbag ng sasakyan. Yung van talagang bumalagbag dun sa sa EDSA mismo eh. Kaya hindi na kinaya nung preno ko eh. Gumana yung airbag kaya siguro yun ang isa sa naging depensa ko para hindi na ako pumampas pa dun sa manibela. Na-indip lang talaga ako, hindi ko na namalayan. Namalayan ko na lang eh, nabumangga na pagising. Mahaba po yung biyahe po, no? Yes, 12 hours kasi kami. Wala mo. Nahatid ko na nga eh, nahatid ko na. Hindi naman po kayo nakainom? Taxi driver. Hindi na, bawal po eh. Company driver ako eh. Paano ako magkainom? May mga insidente na rin po talaga na disgrasya dito. May na-involve pa nga na mga namamatay. Kaya kailangan po siguro nating paigtingin dito yung mga traffic, traffic signs at saka early warning device po dito sa kalsada na to. Kabayan, naghainal ang reklamo ang taxi driver sa Traffic Sector 4 ng QCPD. Yung binabanggit naman ng barangay Tanod, kabayan, nakakulangan dito sa early warning device. Dati raw kasi, bago ka umahon dito sa underpass mula nga Cubao papunta dito sa Krame, meron daw ditong parang signal na nagsasabi sa mga motorista na meron na mga concrete barrier. Dahil ito yung bukana o yung entrance ng EDSA bus lane dito sa Main Avenue. Yun nga lang, kabayan, sa dami ng mga naaaksidente dito at nababangga nila itong mga concrete barrier, unti-unti itong nabawasan at hindi na napapalitan. Kaya naman nananawagan yung pamunuan ng barangay na sana ay magkaroon ulit at mas paigtingin ito nga ang pagkakaroon ng mga early warning signals dito sa lugar para maiwasan ang aksidente. Kabayan. Maraming salamat si Karen.